ang topic po natin ngayon, how to read electric bill. Okay po. Ganito po yan. Ngayon po, may nakikita po kayo doon na apat, may nakaharap po kayo sa mural ko, o sa mural ko na, yung meter ng mural ko, may makikita po kayo doon limang bilog. Okay po, yung limang pulit po rin, yung isang po ng araw, yun po, pag may nakita po ng 0, 1, 2, 9, ibig sabihin, clockwise po yan. Next na bilog po naman, yung 1 po ay nandito sa left side, counterclockwise po yan. At next na bilog po naman, clockwise din kasi papuntang kanan. At yung pang-apat na bilog ay counterclockwise. At ito pong pinakahuli ay counterclockwise. Okay po, pag magbabasa po kayo sa harap, halimbawa nagbabasa po kayo ng metro, dito po kayo mag-umpisa sa kanan. Kanan po papuntang kaliwa. Okay po, pag magbabasa po kayo ha. Pero pag i-re-record nyo naman po na i-re-record nyo yung nabasa mo kung ilan yung reading, from left to right naman. Simula kaliwa hanggang kanan. Yan po. At ito po, alibaw na example po natin yung present na reading ay 1953 to, yung previous po na reading, i-merge nyo lang po, yan po ang lalabas. Kilowatt po, ilang kilowatt per hour po. Ngayon po, kung magkano pong per kilowatts, itatanong nyo po, alibaw sabihin natin 11 per kilowatt, makukuha nyo na po yung bill nyo sa kuryente. Yung mga nakalagay po sa bill, may mga hidden charge po po yan, may mga bat, hindi ko na po dito sinama. Tinuro ko lang po dito yung basic kung paano magbasa ng metro ng kuryente or Meralco bill. Okay po, maraming salamat po. Sana po ay natuto kayo kahit paano, mga kasambahay, mga technician, elektrisan, mga engineer, kahit po mga tao sa bahay, para alam nyo po kung ano po nilalagay nila sa bill ng inyong Meralco or electric bill. Okay po, maraming salamat po para po sa inyo itong vlog na ito. Good luck and mabalas po. Thank you. At ang inuulit po nga po pala, halimbawa po, okay, ulit yung madagdag. Yun po, pag nakatapat po siya sa 1, between 1 and 2, ang ilalagay nyo po ay 1. Between naman po 3 and 4, ang ilalagay nyo po yung 3. At between 4 and 5, babaw nyo po yung 4. Kung saan po yung pinakamababang numero, yun po ang ilalagay, i-re-record nyo. Okay po? Yun po yung mababasa nyo. I-re-record, yung mababasa ko rin. Pag naka-exacto na po sa number 5, yun, lalagay nyo number 5. Pero inuulit ko po, mag-umpisa po kayo sa, pag nagbabasa po kayo, mag-uumpisa po kayo from right to left. Pag nire-record nyo na po, yung nabasa nyo, mag-uumpisa naman kayo sa left to right. Okay po, maliwanag. Maliwanag po yan para po sa inyo. Maraming salamat po and thank you again. Good luck.